So, magpapahalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At para po sa ating unang pagbasa at sa pagninilay, ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 1 to 8. Acts of the Apostles, chapter 8, verses 1 to 8. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki at maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat at mula pa rin po dito sa Banawe Rice Terraces. Hatid ko po ang unang pagbasa at ang pagninilay para sa araw na ito na kung saan narinig po natin ang pagsisimula ng pag-uusig sa mga unang mga Kristiyano, no, sa pangunguna ni Saulo na noon ay hindi pa lubos na naiintindihan at nararanasan ang pagkabuhay ni Jesus. Kaya isa po si Saulo sa talagang nangunguna para usigin ang mga sumasampalataya at naniniwala sa aral at turo ni Kristo bilang isang Mesiyas. Pero dito po, sa unang pagdinig, kumbaga, no, parang ang hirap maging Kristiyano kasi uusigin yung iba, pwedeng patayin, pahirapan. Ganun po ang mga naranasan ng mga Kristiyano. Parang mahirap, no? Pero sa umpisa po, parang ganun talaga yung magiging reaksyon ng mga tao na bakit kung kailan tayo sumusunod kay Kristo ay saka tayo nakakaranas ng matinding pag-uusig. Pero sadyang may dahilan, no? At may plano ang Diyos para sa kanya pong para sa lahat ng mga nananampalataya. No? May dahilan kung bakit ipinahihintulot ng Diyos na maranasan ito ng mga tao. Dahil kung dito po, kung makikita niyo po, no, sabi nga, nung simulang usigin ng mga Kristiyano, sila po ay nangalat. Sila ay naghiwa-hiwalay at yung pag-iwa-hiwalay na ito ay naging daan para sila ay mas makarating sa iba't ibang lugar. No? Mas kumalat pa ang pagpapahayag na siyang nagiging hamon naman sa bawat mananampalataya. Tingnan niyo po, no? Ito yung naging daan o naging dahilan para makapag-misyon sa iba't ibang lugar at mas maikalat pa yung mabuting balita na dapat ipahayag ng mga tao. So, sa bawat pangit na karanasan natin, laging mayroong mabuting bunga ito. Sa bawat pangit na pangyayari sa buhay natin, laging maglalabas ang Diyos ng maganda na resulta dito. O pwedeng sa una, mahirap, pero ito yung nagiging daan din ng Diyos na nais na ituro sa atin. Hindi tayo pwedeng manatili sa isang lugar lang. Hindi tayo pwedeng sa isang komportabling pamamaraan at pamumuhay lamang. Kailangan natin lumabas, kailangan natin na lumayo. Marami po, no, sa mga Pilipino, marami yung mga naging OFW, naging migrant,
na sa umpisa mahirap para sa kanilang iwan ang kanilang buhay dito sa Pilipinas, pero naging daan pala ito para sa kanilang misyon. Ang pagpunta niyo pala diyan sa ibang bansa ay isang paraan din ng Diyos para magawa mo ang iyong misyon na mahatid, no? At maipamahagi, maikwento mo ang tungkol sa ating pananampalataya. Marami po sa inyo, sa mga deboto, marami po yung naging dahilan para ang debosyon sa Nazareno ay mas makilala, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na ngayon, no? Hindi lang Pilipinas ang nagdiriwang kapag kapistahan ng Nazareno, no? Kundi buong mundo na, iba't ibang bansa. Meron tayong Nazareno, may samahan ng Nazareno sa Las Vegas, sa UAE, maging sa mga bansang hindi Kristiyano, sa Australia, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Spain, at marami pa pong lugar, no? Kung saan ay talagang meron palang dahilan din ang Diyos kung bakit kayo nandiyan, kung bakit kayo napunta sa ibang bansa, kung bakit ang inyong pamilya ay kailangan lumipat dyan. At yun yung isang bagay na kailangan natin matutunan. Hindi madali ang inyong pinagdaanan at pinagdaraanan bilang mga dayuhan sa ibang bansa, pero yan po ay maaaring ituring natin na isang paraan ng Diyos para magampanan mo ang iyong misyon. So, sa iba't ibang lugar, dito sa ating bansa, no, katulad dito po sa Benguet, dito sa Ifugao, marami pa pong lugar ang hindi nakakakilala din kay Kristo. Sa marami pang lugar na hindi pa alam yung pananampalataya kay Kristo, na dapat na nagsisilbing hamon ito para sa atin. May mga pag-uusig, mayroong mga patuloy na kumikwestiyon sa ating pananampalataya, pero nawa po ay mas lumakas ang ating loob na magampanan ito. Sa tulong siyempre ng Poong Jesus sa Sareno, magawa nawa natin ang ating mga misyon. Muli, mula po dito sa Banawe, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ya, benar sih ini pas.